ng arsenal ng gobyerno sa ilalim ng pamamahala ng Department of National Defense na makagawa ng mas maraming bala at armas upang wag nang bumili pa sa ibang bansa at maiwasang maubusan ng bala habang nakikipaglaban ang mga sundalo. Ang detalye sa Ay Balita Report ni Eden Suarez. Target ng arsenal ng gobyerno sa ilalim ng pamamahala ng Department of National Defense na makagawa ng mas maraming bala at armas upang huwag nang bumili pa sa ibang bansa at maiwasang maubusan ng bala habang nakikipaglaban ang mga sundalo. Sa idinaos na 43 taong anibersaryo ng government arsenal ay inihayag ng bagong director nito na si retired Brigadier General Jonathan Martir na kakayanin ng arsenal ng gobyerno na masuplayan ang dekalidad ng mga bala ang mga sundalo at maging ang iba pang law enforcement agencies kung mabibigyan sila ng sapat na pondo. Ayon kay Martir, sa kasalukuyan ay nasa 58% lang ang kaya nilang iproduce na mga bala dahil sa kakulangan ng sapat na pondo at dahil din sa kalumaan na ng mga kagamitan sa paggawa ng mga bala. Pero kung maaprubahan niya ang panukalang budget ng tanggulan para sa 2011, ay tataas sa 70% ang kanilang magagawang mga bala. Malaking tulong din niya kung maisasabatas ang Arsenal Modernization Bill na nakahain sa Kongreso para masuportahan ang implementasyon ng modernization program na matagal nang nabinbin. Ang machineries namin right now are quite old. Very old na, since 1960s pa yan ang design niya. To manufacture such larger quantities, we need more modern machineries. These are very expensive machineries na latest na, the lesser ang labor, most of these are computerized. Right now, puro more intensive pa rin labor namin to manufacture ammo. One evolution ng manufacture, like sabi natin yung bullet, right now requires about 26 people. If you buy new machineries that would produce this bullet, well, you only need 3 people. The cost of precision comes with a very pricey tag. We should start replacing outdated with modern equipment. We should continue upgrading the technical expertise of our personnel in the manufacture of ammunition, and most certainly, we should program the consequential improvement of our aging facilities. This backdrop outlines our collective vision of a modern government arsenal. Tiniyak naman ni Martir na walang mga bala mula sa arsenal ng gobyerno ang napupunta sa kamay ng mga kalaban ng pamahalaan dahil diretso anya nilang idinideliver ang mga ito sa Armed Forces of the Philippines. Sa tanong kung papaano napunta sa kamay ng pamilya ang patuan ng sangkatutak na armas at mga bala, sinabi ni Martir na ang AFP leadership ang dapat tanungin ukol sa issue. Magugunita na noong kainitan ng Martial Law Declaration sa Maguindanao, pagkatapos ang karumaldumal na pagpatay sa 57 katao doon, ay maraming iba't ibang uri ng matataas na kalibre ng armas at mga bala ang narecover sa mga bakuran at kabahayan ng pamilya Ampatuan na itinuturong mga pangunahing suspect sa massacre. The armed forces should be the one to answer that because they are the one who's getting that ammunition. It was misconstrued by the media when they saw ammunition na government arsenal, Department of National Defense. 58% of all ammunition ng armed forces comes from us. So we made the ammunition, ang accounting tsaka issuance is actually the armed forces. We would like to correct that. Next year's production will be corrected already. So that with the major seas na government arsenal yung mga nakalagay doon. On the other side, it will be a new sign manufactured for the armed forces of the Philippines. Para sa Ay Balita, ako